What's the point of marriage kung ganun din naman ang mangyayari? Bro, we're all men. Di ba? Ito, kahit kasal na nga ito eh. Nang bababae pa. Ito naman, maraming girlfriend. Ako, ayokong ibigay yun kay Carla na parang baka kung pagkasal na kami, maglolok pa ako. Alam ko ang sarili ko, bro. Maghahanap pa rin tayo ng ibang babae, bro. Titigin pa rin tayo ng ibang putahe. Di ba? Siyempre. Oh. Siyempre. Oh. Bro, real talk. Ganito kasi yan. Sinasabi mo hindi mo papakasalan yung taong mahal mo dahil lang sa mga maling nakikita nyo ng mga naghihiwalay. Unang-una, binabase mo ang desisyon mo sa nakikita mo lang. Sa lahat ng mga famous breakup, famous cheating incident, that's not a reflection of the entire Philippines na nasa marriage. Mm-hmm. So bakit mo iisipin at sasabihin na hindi ka na maniniwala sa kasal just because of those instances? That's just how many? 10 out of millions of marriages that was successful. Si Carla, mahal mo, di ba? At ang dahilan lang kung bakit hindi mo siya papakasalan, dahil nakikita mo sa TV ngayon yung mga unsuccessful marriages, kaya hindi mo na siya papakasalan, that's just because of that. Tama ba? Bro, napaka-shallow ng reason mo ngayon. Nakikita ko sa social media, hindi na daw ako naniniwala sa kasal. Kasi maghihiwalay din. Of course, maghihiwalay if there's no commitment.